more free agency news. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. First, according na mismo kay Woj, na si John Wall will sign with the LA Clippers. Wall reached an agreement na buyout na lang yung kanyang contract after mag-opt-in ito worth $47.4 million. Para na rin makapag-focus yung Rockets sa kanilang future at wala nang nakahold na isang player. Dito sa Clippers, syempre, low contract lang pero 6.5 million pa rin yan. So ngayon, excited ang mga tao kung ano pa ba ang meron si John Wall. In the last 3 seasons ng NBA, 40 games lang itong naglaro. Though, 5-time All-Star pa rin ito over his career. He is averaging 19 points, 9 assists, and 4 rebounds. Yung 40 games na nilaro niya sa Rockets, alam nating meron pa eh. Tsaka, he doesn't need to carry the load sa Clippers kung meron ka namang Kawhi at Paul George. Tamang point guard lang naman siya. Another help, kumbaga. Kahit hindi na yung Wizards na John Wall, yung kanyang leadership at playmaking ang importante para sa Clippers. Next, ang desisyon ni Kyrie Irving. Nag-opt-in na ito sa kanyang final contract, $36.5 million para mag-stay sa Brooklyn Nets. Disappointed ang ilang NBA fans kasi syempre akala nila maging magulo ng sobra yung free agency kasi if lilipat si Irving, syempre lilipat na rin si Kevin Durant. Pero para sa mga fans ng Brooklyn, meron pa silang 1 year kung ano ba talaga ang potential ng kanilang team. It's been rough para kay Irving in the last how many seasons. Pinayagan nga siya yung maghanap ng sign and trade para sa kanya. Pero lumabas na walang teams ang interesado sa kanya maliban sa iisang team. Ito ay ang LA Lakers. There are 2 factors kung bakit hindi tinuloy ni Irving yung pagpunta ng Lakers. First, of course, LeBron James. And second, kapag nag-sign siya sa Lakers, 6 million lang yung kanyang contract compare kung mag-i-stay siya sa Brooklyn Nets. So ngayon, hindi na siya pwedeng ma-sign and trade. Ang pwede na lang is trade mismo to match his contract. Lastly, Milwaukee Bucks wants to trade for Derrick Rose. Kahit noong 2021 pa lang, gusto na nila itong makuha. Sayang no, kasama sana si Rose sa pag-champion ng Bucks noon. Pero he opted to stay with the Knicks. Hanggang ngayon ay gusto pa rin siya ng Bucks dahil isa nga ito sa mga best backup point guards ngayon sa NBA. Etong nasa screen is proposal trade lang ng clutch points. Alam natin, medyo malabo ang chance niya to win a title with New York. Kaso lang kasi kasama niya dun si Coach Tibbs. Pero sana magkaroon ng usad yung pagka-interest ng Bucks sa kanya this offseason. Kasi kahit ako, I want to see him playing alongside Giannis. So sana talaga, gusto ko siyang magkaroon ng championship eh. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.